So what's up mga boss at welcome back ulit sa ating YouTube channel at today mga boss meron lang kami i-share sa inyo isang customer na nagpagawa ng wiring tapos hazard lang pinakabit niya pero hindi umaandar yung hazard pero nagkamali ng mga wiring at nasunog yung ibang mga fuse at yung ibang mga fuse kung ano-ano ang ginawa. Papakita ko sa inyo mga boss. And again, kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at follow mo ang aking YouTube channel para updated kayo sa lahat ng video na ginagawa. So ito mga boss, isang customer, nagpagawa lang siya ng hazard. Pero nangyari, nagkaroon ng problema. May hazard pero hindi nag-hazard to. Tapos, yung doon sa relay, pinutol-putol na. So inayos ko na mga boss, hindi ko na mabibidyoan yung wiring dito. So ang pinakamalaga ito. So ito mga boss, kung FI ang motor mo, Honda tsaka Yamaha, meron itong palatandaan mga boss. Ito ipapakita ko lang sa inyo bagya. Kung napapansin nyo yung fuse na to, yan, sinudlungan nila ng wire para hindi siya pumutok. Which is mali yun mga boss eh. Kung titingnan mo, putok na tong wire at itong fuse. Sinudlungan niya ng wire para hindi pumutok, which is putok na. Delikado 'yan mga boss kasi kaya yung fuse meron, pag merong shortage, puputok siya para hindi rumekta dun sa ECU. Tapos kanina, itong mga fuse may designate lang po na amperes 'yan. 25, 10, 10, 10. Eto kanina, eto 25 na kalagay dyan. Which is dapat 10 lang. Eto yung batayan dyan mga boss. Oh, eto. So makikita mo yan, may mga amperes lang na nakalagay. Tandaan nyo, buksan mo yung lagayan ng battery, makikita nyo yan. Wag na wag nyong papalitan ng higit yung ECU. Kasi pag nagkaroon ng shortage at mas malaki yung amperes na nakalagay sa ECU, matik yan, sira ang ECU mo. So yan mga boss, tandaan nyo kung ano yung nakalagay na fuse, kung 10-10 lang, kung 5-5, kung 15-15. Pwede ka magtaas sa horn, sa ilaw, pero hindi ka pwede magtaas sa fuse ng ECU. E-check nyo mga boss yung mga kinakabit. Gaya nito, mayroon siyang nakatap sa battery. Ano tong battery nito? Hindi pa nabawastock ba yun boss? Hindi, ito yung nakatap. Ano to? Hindi yung matandaan. So dapat, pag may pinapakabit po sa inyo, may kinakabit sa motor nyo, alam nyo po mga boss yung kung ano yung kinakabit mga boss. At ito yung dating niyang switch. Sa headlight din, sa blade din yung pagkagawa ng switch niya. Singatan nyo po ang ano, yung lalo na to, napaka-importante po nitong fuse. Ito, na-damage po. So, hazard lang pinakabit niya. Kung ano-ano na po ang ginawa sa motor. Ngayon, ito na po siya. Kanina, hindi yan nagsisignal. So, ayan, nagsisignal na siya. So, ayan po, nagsisignal na siya mga boss. Tapos, nag-a-hazard na rin siya. Yan. Sa taga saan ka ba? Taga Malabon, boss. Taga Malabon siya, tapos yung shoutout mo yung gumawa. Shoutout yung gumawa. Sakit sa ulo yung ginawa mo. Hindi pa buo, pasira eh. So yun po, customer na taga Malabon, nagpagawa siya ng hazard lang dapat. Pero nangyari, putok-putok yung wire, na-remedyoan pa yung fuse. Sinuportahan pa yung fuse para hindi masira, which is sira na talaga siya. So nangyari, daming fuse na nasira, tapos pinalitan pa ng mataas na fuse yung hindi dapat palitan ng mataas na fuse. At lagi kong paalala sa inyo mga boss, pinakamaganda, hanap kayo sa online ng mga magaling magwiring, magagaling gumawa, hingi kayo ng feedback mga boss para hindi po kayo syempre hindi kayo ano, kayo na pong bahala kung ano po yung safety. Para hindi naman po kayo laging gumastos ka na, nagbayad ka na, hindi naman pala maayos yung gawa.
So again po, window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. At follow kayo sa aking Facebook page. At salamat po sa panonood.